Hi guys! Welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Nakarating na nga sina Primo sa lugar na dating kinakasama ni Lucio at doon muna sila pasamantalang magtatago. Magpalakas muna sila bago nila gantihan si Augustus. Gayon pa man, nagpakasaya ng gusto si Rhoda sa kanyang mga salapi at tinutusan pa niya ang kanyang mga kasambay na huwag silang matutulog dahil may malaking pera dito sa kanyang bahay. Pero pinasok pa rin sila ng mga magnanakaw at nanlaban si Rhoda sa mga magnanakaw upang hindi makuha ang kanyang pera. Ngunit aksidenteng nasunog ang kanyang pera kaya kumalat ang apoy sa buong bahay. Hanggang iyak na lamang si Rhoda nung tinitingnan niya ang kanyang bahay na nasusunog na ito nakasama ang kanyang mga pera. Dumating na nga ang karma para sa kanya dahil doon na siya titira sa maliit na bahay nila Marcing at Nita. Sobrang naiinis pa nga si Rhoda sapagkat isang mabaho at masikip ang kanyang bagong tinitirhan. Sobrang nagalit si Chief Espinas nung sumablay si Nabong sa kanilang misyon dahil patong-patong na ang kanilang mga deadline na dapat nilang tapusin. Nagtanong si Balatdugan kay Chief Espinas kung sino kanyang planong ipalit kay Bong bilang hitman niya. Ang sagot ni Chief Espinas na si Tanggol, pero kailangan niya patunayan ang kanyang sarili na karapat dapat siya sa misyon na ito. At nung napatay na nga ni Tanggol si Bong sa loob ng kulungan, sobrang bilib na nga si Chief Espinya sa tapang at lakas ni Tanggol. Gusto na nga niya si Tanggol ang papalit kay Bong bilang hitman niya sa labas. Nagtanong si Tanggol kung kailan siya magsisimula ang sagot ni Chief Espinyas sa madaling panahon at si Babos ang kanyang makakasama. Siguraduhin niyang mapapatay ang mga taong nasa listahan at babalik siya dito. At kung hindi, alam na niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Batang Quiapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.